bought Alan Sancon of Stars. Hi. Alan. One, congratulations to your new movie sa VIVAMAX. I just want to address my question to Jason. Hi, Jason. Hello, hello po. So, kamusta, Jason? Long time no see. Oo nga. Oo. After a long time, di ba? Parang kailang hindi namin nakita for a project sa movie. Yung tanong ko sa'yo, because halos lahat ng kasamahan mo rito na lead is bago, di ba? And ikaw, medyo matagal na rin sa industry and you're award-winning actor. Yeah. So how do you support them being mga bago sa industriya? Kumbaga, and how do you assess them bilang mga actor and actress, si Chloe and si ano, si Marco? May mga patutunguhan din ba yung karir nila tulad ng pinagdaan? Thank you. Ayun, si Alan, alam mo, surprisingly, yung dalawa napakahusay. Sabi, parang karamihan yata ng take ni Direk, parang one thing lang eh. So, hindi naman kami nahirapang gawin yung pelikula. Unang-una, siguro, napaganda rin yung nasa lock-in kami dahil walang ibang distraction sa amin kundi yung isip namin at puso nasa paggawa lang ng pelikula ng mga araw na yun. So, malayong mararating ng dalawa, si Marco at si Chloe. Sobrang sobrang silang pwede makipagsabayan sa kahit kanino. Paano mo sila sinuportahan bilang mga bagong artist, Jason? Humingi ba sila ng advices tayo? How to do it? How to do that? Hindi. Kung si Marco madalas, pero kasi habang ginagawa yung pelikula, andun naman kasi yung guidance sa amin ni Direk Joel Lamangan. Sa feeling ko, hindi kami talaga mahihirapang gumawa ng mga eksena. Okay, thank you. Congratulations. Grabe yung thank you. Thank you, Alan. Thanks, Alan. If Dave Achondo is already in, then I'll call Dave. If not, Irvin Santiago of Bandera. Okay, let's call in Naz Tabares of Pelicula Mania. Hi, Naz. Actually, ngayon, kick 5 pa rin ako. Pero, ano nga, we focus more on ourselves right now. And I'm really grateful. And I'm really grateful to work with Direk Joel Lamangan and, of course, with Jason Abalos and Cloe Barretto. Thanks, Naz. And now, let's call in Atom Pornell of Pika Pika. Good morning po. Ay, afternoon na pala. Sorry. Good afternoon, Ms. Giselle. And may question po ako for Chloe. Hello? Yes po. Hello. Hi, Chloe. Taga Mindoro ka pala. Taga Rojas ka pala. So magkababayan tayo. Hello po. Rojas Oriental Mindoro. Nakakatuwa naman. So yung question ko is, naikumpara kasi noon ni Direk Joel Lamangan, ikaw kay Miss Jacqueline Jose. So, ano yung pakiramdam na naikukumpara ka sa isang multi-awarded actress? Sobrang na-shock po ako kasi parang syempre po, baguhan. So, parang nakumpara ako sa Batikan na eh. So, parang napaka sarap sa feeling na parang ano, makumpara ka sa Batikan nga po. Like, hindi ko po kasi ma-explain yung feeling eh nung nalaman ko na ganun nga po, na kinumpara ako kay Miss Jacqueline Jose. Well, congratulations and thank congratulations you. Sa lahat po sa cast, sa movie nyo. Thank you po, Miss Giselle. Alright, can you hear me? Alright, okay, so next, thanks Atom, we have Jan Milo Severo of PhilippineStar.com.
Jan? Jan? All right. I think we're having problems with the internet. Whoever is ready, you can turn on your camera. Hey, Giselle, yes. This is Direct Joel. Yes, Direct Joel. Giselle, I have to leave by 12:30. I'm so sorry. I have an appointment. So sorry. I have to leave. Thank you so much, everybody. Thank you. Hi, Direk. Thank you. Bye, Direk. Bye, Direk. Thank you po. Thank you. Bye-bye. Thank you. Okay, bye-bye. Thank you, Direk. All right. Thank you. Okay, so I think Bernard is here. I can see Bernard Santos. Hi, Bernard. Would you like to ask a question, Bernard? Yes, po. Yes, hello. Good morning. Good afternoon po sa lahat. My question is for Cloe and Marco. Bilang baguhang mga artista, ano yung mga aral na naiuwi nyo bilang artista pagkatapos nung gawin ang pelikulang na Silab? It's been an advantage since we known each other for ilan years na. And what we did is we always practice at home with the script, and then the same love scenes sabi namin sa isa't isa, "Uy, isang take lang ah." Kasi we treat each other like siblings already, so it's may advantage may disadvantage din. How about you, Aklobi? Pwede po pa ulit ng question. Bilang baguhang artista, ano yung mga aral na naiuwi mo pagkatapos gawin ang pelikulang Silab? Sobrang dami po. Katulad ng paano makihalubilo. Like, kasi po, lock in taping po kami. And first time ko po sila nakasama. And hindi po kasi talaga ako maano sa tao, like maraming tao. So parang isa po sa naiuwi ko na kung paano tamang makipaghalubilo sa tao, ganun po. Paano makisama. Okay, that's all. Thank you. Thank you. Thank you. Okay, so stand by Jan Milo Severo of PhilippineStar.com and Matt Cesar of La Quachera Lovers. But before I call on you, I have a question from Irvin Santiago from Bandera to Jason Abalos. Ano ang pinakamahirap na ipinagawa sa'yo ni Direk Joel at ipinanood mo ba ito kay Vicky? Pinagawa sa pelikulang Silab? Yes. Totoo lang yung gawa ng Silab kasi dahil nalaman ko si Direk Joel Lamangan yung magiging director. Meron kaming unfinished business eh. kasi siya yung pinakauna kong director sa teleserye. So parang nung mga panahon na yun, hindi talaga ako handa. Sabi ko kailangan magawa ulang isang proyekto sa director. Kailangan handang-handa na ako, sabi ko. So feeling ko ibinigay sa akin ng Diyos yung pagkakataon na to na makagawa ng pelikula na sabi ko, Direk, talagang natakot ako sa iyo nung simula kasi talagang nagsisimula ako, hindi ko alam kung paano umarte, paano ang gagawin, parang lahat pa na nakakasama kong artista, sobra akong may starstruck kasi first year ko sa showbiz eh. So yun, parang yan, natuwa ako, sabi sa akin ni Direk nung ginagawa, sabi niya, sobrang proud ako sa'yo, sabi sa akin. Doon ako parang, wow. Sabi ko, eto na yung kakapin na pinag-play ko ng matagal na, sabi ko. Kasi talagang, yun yung gusto kong gawin talaga na makagawa ng isang pelikula with Direk Joel Lamangan na ikaka-proud niya para sa, dahil artista niya kami. Doon sa first mo, tinalakan ka niya sa first? Oo, sobra. Na kung alam na mga artista... Kung alam na mga artista yung tungkol sa Sintron, may mga ano yan eh. Yung Sintron na yun, alam na mga nahawakan ni Direk Joel Lamangan yan kung ano yan. No? Pwede mo ba ang kwento sa amin? O, yung kasing panahon na yun, na
Well, kahit ngayon naman ako lang mag-isa sa trabaho eh. May, ako driver, ako PA, ako lahat eh. Noong panahon na yun, talagang sumisegue kami, pelikula, teleserye. So, lagi akong pagod, lagi yung wala akong energy. Siguro yung sintron na yun, sabi niya, ilabas mo yung sintron. Direk, sorry ah, kukwento ko na lang, pero magandang ano naman to experience. Uh-huh. So niya, ilabas mo yung sintron. So, syempre, parang miyak na ako, direk, bakit mo? Sabi, akala ko kasi, hahampasin niya yung kamay ko. Para siguro magising ako o ano man. Pero hindi pala. Hawakan mo, sabi niya gano'n. Tapos naghilahan kami, yun pala yun. Eh, binuhay niya yung pagkatawa ko ng araw na yun. Parang ginising niya ako, naghilahan kami. So pagkatapos ng nagawa eksena, sabi niya, oh, grabe ka, napagod ako siya, lakas ko pala. Sabi niya. So yun pala yun. Meron siya mga paraan para maibigay ng isang artista yung sa eksena. Sobra. Pero alam na mga pag may mga nakatrabaho si Dr. Joel Lamangan, napagkukwentuhan namin yan. Sintron. Kung ako rin iniisipin ko, ahampasin niya ako ng sintron. Okay. Diba? Oo, nakakatakot, diba? So, yun pala, it's a technique na hindi natin alam kung hindi ka pa nakakatrabaho with Direk Joel. Kasi I've worked with him also for a lot of movies, pero walang cinturon effect na ganun. Okay, so Jan Milo, are you ready? Hi, Jan. Okay, so if Jan is not here, how about Matt Suzara? Matt? Oh, there's Matt. Kay Marco po sa kay Chloe. Yes. Since bago kayong dalawa sa industry, tapos meron bang pressure sa inyo na si Direk Joel ang mga nagat yung director? Yun yung first na nalaman ko na leading kami ni Chloe. Siyempre nung una pressured ako kasi first major movie ko yun. And basta sa mga meetings sabi ni Direk, he told me many things, how we do the film and how the story goes and how we do the scenes. I took it as a note and I challenged myself, of course, and I've been working out and been training for the movie. And also, I'm very thankful to Jason Abalos because he helped me a lot. How to deliver lines and how to do the right angle when we do the film. And I'm very thankful to work with him. Thank you. I think we have who's the next? Did you want to ask also Jason? Chloe rin po. Si Chloe. Sorry po, pwede po po ulit ng question. Is there any pressure po working with Direk Joel since newbie po kayo sa industry? Yun, totoo po kasi pangalawang beses ko na po naka-work si Direk Joel Lamangan. So nakita ko po siya kung paano sumigaw. So parang nung nalaman ko po na siya yung gagawa ng movie, medyo natakot po ako. Sabi ko, hala, baka ano, sigawan din ako ni Direk. So, ginawa ko po, sabi ko, hindi. Gagawin ko lahat para hindi ako masigawan ni Direk kasi takot po akong masigawan talaga and mapagalitan. So, parang sabi ko, man, gagawin ko lahat para hindi ako mapagalitan. Yun po. Thank you po. Congrats po sa movie. Thank you. All right. I have a question for Marco. Marco, are you Bisaya? No. I was born and raised in Vienna, Austria, Europe. Vienna. That's why you have an app. Yeah, I speak German. German is my first language. Okay. Danke schön. Yeah. All right. So this is for the entire cast since you're already there. How did you prepare for the role? What preparations physically and mentally before you started filming this one? Kasi syempre medyo sexy to eh. Marco? Okay.
Yeah. Ako ba? Yes. Well, what I did is watch a lot of movies, lalo sa mga sexy movies like Richard Gomez and mga veterano na actors. And I work out every day because most of our scenes are on the beach. And yeah, I prepared like all day to read the script and to deliver it right. But I won't take a lot. Okay, Jason? Emotionally, nag-prepare ako talagang inisip. Wala akong talagang iniisip. Tinry ko yung sinasabi lang method acting. So, first time kong ginawa yung pagiging yung ano na yan. Talagang nakita na siguro nila Chloe nila Marco na bihira ako makipaghalubilo sa tao. Nakikipagkwento lang ako pagka alam ko medyo matagal pa eksena ko or pagkatapos na nag-iiba na yung mood ko, ganun. Pero talagang pagdating ko sa set talaga iba. Na andun na kaagad ako sa karakter ko kasi ang hirap eh. Ang grabe yung emotion na hinire-require nung role kong gagawin. So, nakatulong din siguro na sa mga panahon na yun, medyo ang dami ko rin talagang dahil pandemic, first movie ko na sa lock-in na ganyan. So, siguro nakatulong din. Malaking bagay din na nakalock-in kami talagang walang ibang distraction na nagyari. Chloe? Ayun po, nag-acting workshop po kami and pinasa ko po yun ng paulit-ulit yung script and yung kwento para alam ko po kung paano ko i-deliver or gagawin yung eksena. At para po, one take. Speaking of workshops, Chloe, did you have a sensuality workshop? No po, wala pa. Hindi na kailangan. Hindi okay. Na po. Hindi na okay. Christine Alpad of Manila Times is here. Hi, Christine. Hi, good afternoon. Can I ask without turning on the vid because of my internet lang po? Yes, go please. I hope I'm clear, but for the three cast, I just want to know, what do you think is the main takeaway of your movie? Or siguro what lessons or feelings perhaps gusto nyo makuha ng audience nyo after watching Silab? Thank you. Chloe? Para po sa akin, siguro matuto tayong makontento. Yan po, matuto tayong makontento. Kung ano meron tayo. Jason? Hindi po tanong. Baliw kasi yung pelikula eh. Di ba? Na dumating sa punto na talagang, ganun? Di ba? Parang, siguro sisimula talaga, huwag mong papasukin yung isang bagay na hindi ka sigurado. Yun lang. Kasi dun nagkakagulo bandang huli kasi nare-realize mo, ba't ako dito? Yun yung feeling ko nagdala sa kanila sa ending ng pelikula eh. Sige lang, huwag kang papasok sa isang bagay na hindi ka sigurado or hindi mo talaga siya gusto. Marco? I agree with Jason Abalos and of course, about sa movie, hindi lang siya sensual, kundi sobrang dark ang story. So bale, yung story may twist. Marami siyang twists actually. Magugulat lang kayo pag pinanood niyo yung movie. Speaking of magugulat, meron talaga bang isang shocking twist sa ending na ikaloloka naming lahat? Jason? Makakasabay kayo sa mga characters, feeling ko. Sobrang nyo makasabay yung mga characters kasi matadala kayo ng story. Ang ganda ng pagkakasulat, ang ganda ng pagkakadala bawat eksena. Baliw. Oh wow, baliw talaga. Well, you know, Raquel Villavicencio is very known for that and she's really a very good writer. Now, this is from Jan Milo Severo, Philippine Star. Ask ko lang sana kay Jason kung what's next sa kanila ni Vicky at yung na-feel niya na di na ma-compete ni Vicky. Na-feel niya nang hindi na makaka-compete si Vicky sa pageant.
Jason? Ayun. Siguro, asa ano na kami ni Vicky, matagal na ako naghihintay sa, na matapos si Vicky sa pag-pageant. So, tingin ko, yun na yun eh. Yun na yun. Talagang sabi ko, oh, tama na yan. Hindi ka na pwede. tayo na kasi talagang hinayaan ko siyang ano eh, hinayaan ko siyang lumarga, gawin niya lahat ng gusto niya habang dalaga pa siya. So, ngayon siguro parahon na para bumuo ng pamilya. Okay, that's great. Now, this is from Ace Paris of Sunstar Davao. Cloe, let's start with Cloe first. To the cast, since the film involves sensual scenes, what were the preparations beforehand? I already asked this. Nag-workshop ba sila? But anyway, paano nga ninyo pin-repair ang mga sarili ninyo since you did not attend the sensuality workshop? And what lessons can couples get after watching this film? So, Cloe? Yun nga po. Wala, yung pag nandun na po kasi yung, like sabi nga po ni Direk, wala daw, parang hindi daw ako natatakot sa mga scene. So, kaya wala talagang workshop na nagganap sa mga ganun. And how did you prepare? Wala lang parang, wala, kaya ko to, parang ganun. Opo, yeah, ganyan po. Kaya ko to. Isang take lang. Yes. So, ganun lang, parang isang take lang, parang ganun. You didn't feel na, and you just felt na parang eksena lang to, this is work, walang nothing, you know. Alam mo na, diba? Siyempre, tayo mga dami natin nararamdaman. So, ikaw wala. Talagang, it's work. This is work. Parang ganun lang. Yes. Okay. How about Jason? Siguro yung tiwala namin kay Direk Joel na mga nasabi niya. Tsaka yung takot din siguro nakatulong na... Yes. Totoo. Yung takot din kay Direk Joel naman na pag sinabi niya, eto gagawin nyo, okay po Direk, gagawin po namin. Agad. So, nandun eh, parang na... For you guys. Ano kami, oo. Sobrang aming parang handang-handang ibigay lahat. Dahil, una-una, dahil yung nga, tiwala namin kay Direk. Tsaka, ako nga, medyo... laging pagkatapos sa eksena yung dalawa katanong ko sila eh, okay lang ba kayo? Parang di ba? Si Chloe pagkatapos ng mga eksena namin, okay ka lang ba? Parang okay ba ka ba sa eksena ng ginawa? Ganun. So, yun lang. Parang siyempre respeto pa rin dahil mga katrabaho mo sila. Jason, would you describe Joel Lamangan as the most terrifying director you've had of all time? Alam mo, sa totoo lang, ito na yung pinakamabait na Joel Lamangan na nakita ko. Totoo lang. Sobrang. Mga tao. Nakayari na medyo nadidelay na tayo dahil wala tayong araw. Pero sa sobrang bait ni Direk. Ay, dati pa naman. Siguro ngayon lang talaga naisip na Direk na sa mga nasabi niya kanina na hindi niya kailangan magalit sa mga artista o sa mga katrabaho dahil magkakaroon ng away. Siguro may mga bagay na siyang iniiwasan din. Ano daw yung from Lea Salterio? Ano daw itong teleserye that you did in ABS? Is it in ABS that you did with Direk Joel? Yung teleserye, yung Sinturon. Ano daw teleserye yun? What title? Vietnam Rose. Vietnam Rose. Kasama yeah. sila... Marcos Riano, Jan Strada, sobra. Okay. Chloe? Ay, Marco pala. Sorry, Marco. Yeah, to answer the questions. Yun nga. How did you prepare for your sensual scenes? For my sensual scenes, ang maganda kasi dun, actually, during the set, may workshop ako kay Direk Direk Joel kasi bago kami mag-take may briefing tapos he taught me how to do the scenes right and also how to do the blockings, the timings and everything, so I learned a lot from him. And secondly, syempre mga kasin ko iba ang si Chloe, which is like my sister already, so siyempre, nung una, nailang ako sa kanya. Pero nung sabi ni Direk, sabi niya, action. Biglang
di ba, ando na yung character kasi, di ko alam, parang sinabi ni Kuya Jason Abgas na sa takot, biglang umayos lahat, di ba? So, ayun, ayos naman lahat ng mga sensual scenes namin. So, ano, basically, effective ang, ano, ang pangat sa inyong tatlo. So, balik ilang takes lang kami dahil sa sobrang takot, siguro. Okay, so do I have any question? But I think we've covered everything. Would you like to invite everyone to your movie? Chloe, let's start with the ladies first. Yes po, abangan po natin. Malapit na ang pelikulang Silab. Itong July 9 na po at mapapanood po siya sa VIVAMAX. And of course, sa VIVAMAX Middle East and VIVAMAX Europe po. Marco? Ayan, sa mga families ko sa Europe, you can watch it sa VIVAMAX and also sa my friends. And yeah, I hope you will enjoy the movie. And Argawa Durian, Best Actor, Jason Abalos. Iba dahil sa dati. Hello. Dati sinasabi, para sa sinihan, ganun. Iba na talaga ang new normal. Pero sa inyo po lahat, maraming salamat sa kailangan po namin talaga ang suporta nyo para po pa mapaalam po sa taong bayan na mayroon po kaming ginawang pelikulang Silab na kakaiba. Ito po ay papalabas sa July 9 sa VIVAMAX tsaka sa VIVAMAX Middle East and Europe. Abangan nyo po yan. At yes, abangan niyo po si Chloe tsaka si Marco, napakahuhusay. Hindi kayo magsisisi talaga. And si Jason Abalos, walang kupas. Yes. O ba na ibalik. All right. So to the stars of Silab, congratulations. I'd also just like to ask you to stay after the press con. We're just going to film the first part because of the internet. When I called your names, hindi kayo lumabas. So we're just going to film that. So I'd like to ask you to stay so that we can film the intros. Okay. So to all our press, the families here, my press families and the vloggers, thank you very much for updates on Silab. Like and follow VIVAMAX official social media accounts for Facebook, Instagram, and for Twitter. It is at VIVAMAXPH. Sabay-sabay nating abangan at tangkilikin na ang pinakahihintay ng sambayanan na Silab, starring one of the hottest and rising stars of today's generation, Cloe Barretto, at ang mga nagwagwapuhang sina Marco Gomez and Jason Abalos from the award-winning director of the movie Hindi Na Tayo Pwede, Rainbow Sunset, and fresh from the success of the movie Anak Na Macho Dancer, none other than director Joel Lamangan. Kaya naman huwag na magpahuli. Catch this newest VIVAMAX original sexy drama movie na Silab. This July 9, 2021, only on VIVAMAX Middle East for 35 dirhams per month. In VIVAMAX Europe for £8 per month. And of course, in VIVAMAX Philippines for 29 pesos for 3 days, 149 for 1 month, and 399 for 3 months. Para masulit ang panunod ninyo sa inyong mga favorites. VIVAMAX atin to. Available po ang VIVAMAX Philippines online at web.vivamax.net. At pwede rin kayong mag-download at mag-subscribe gamit ang Google Play Store for Android users at App Store naman para sa iOS users. O pwede din kayong kumuha ng VIVAMAX voucher sa Shopee at Lazada. Kaya naman, subscribe now. So, thank you again to all our press people. Please watch this playback of the trailer.